Isang mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang topic po natin ngayon ay tungkol naman sa infertility. Ano nga ba ito? Tinatawag na infertility ang problema kapag hirap makabuo ang couple o ang mag-asawa na matagal na nagsasama or hirap mabuntis ang isang babae matapos ang isang taong pagsasama or matagal na ng pagsasama. Ayon sa ating mga eksperto, may mga kondisyon at sakit din na nagiging sanhi ng infertility. Isa sa anim na mag-asawa o mag-partner ang nakakaranas ng problemang ito. Ayon sa libro ng The Infertility Cure, The Ancient Chinese Wellness Program for Getting Pregnant and Having Healthy Babies and Rendain, ayon kay Lewis, isang doktor. Ayon sa ating mga eksperto, sinasabing ang lifestyle ang pangunahing dahilan kung bakit nakakaranas ng infertility ang isang babae sa mga kinakain or anumang mga ipinapasok natin sa ating katawan. At sunod, dahil sa sobrang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ang alak kasi ay nakakaapekto sa bilang ng sperm at nakakahadlang sa ovulation. Ganon din ang paninigarilyo, lalo na sa mga lalaki na nagiging dahilan ng low sperm count. Bumababa ang kanilang sperm count at humihina ang sperm motility. Ang mga babaeng naninigarilyo naman ay nagkakaroon ng chromosomal abnormalities at mahinang obaryo or mahina yung kanilang obari. At ang infertility ang nagiging dahilan din niyan, isa pa sa dahilan kaya nahihirapan makabuo ang isang couple. Una-una din po yung pollution sa paligid. Pag nandun tayo sa sobrang ma-pollution, nalalanghap natin at medyo mahina ang ating mga similya, pwede yun maapektuhan. At kung ang trabaho mo rin ay sobrang malapit sa mainit na lugar, example, isa kang chef, nagluluto, masyado ka malapit sa mainit, basta yung mga trabaho na na-expose sa mainit, isa yan sa nagiging dahilan kaya bumababa ang ating mga similya. At dahil na rin po sa mga toxin, ayon sa ating mga eksperto, yung paggamit din ng mga produktong kimikal at electromagnetic radiation, yung masyadong na-expose sa radiation, tumataas ang infertility dahil po doon. Halimbawa, nandun ka sa mga may x-ray, basta yung may mga radiation na mga lugar doon, masyadong naapektuhan ng ating similya. Kung mahina ang ating mga similya or mababa ang ating similya, mas lalo siyang nawawala ayon sa ating mga eksperto. At ayon kay Dr. Georgine Marie Lazarudison, isang OB-gynecologist at eksperto sa infertility mula sa Makati Medical Center, bago masabing hirap makabuo ang mag-asawa, kailangan mo nang isaalang-alang ang mga bagay tulad kung gaano nga ba sila kadalas magtalik. Dapat 1 year kayong magkasama ayon kay doktora, 1 year kayong hindi magkahiwalay at nag-i-intercourse kayo ng madalas. Kapag walang pagbubuntis, dun mo iisipin na may problema nga or may infertility na problema nga kayong mag-asawa. Ayon sa mga pag-aaral, may 15% na magkarelasyon ang hindi nagbubuntis sa loob ng isang taon o higit pa kahit na sila ay walang protection sa pagtatalik sa medical na larangan. Ito ay kinukonsider na infertility problem. Dahil ayon sa American Urological Association, nasa 85% na mga couple o magkarelasyon ang nagbubuntis na sa puntong ito, kung ang pagbubuntis ay hindi pa nagaganap matapos ang isang taong pagtatalik or ang couple ay nasa 30 years old na, mahigit, maaring ang magkarelasyon ay pinapayuhan na dapat sila ay agad na magpatingin sa doktor sapagkat maaring isa sa kanila ang baog ayon sa
pag-aaral ng ating mga eksperto at maraming lunas pwedeng gawin ang ating mga doktor, maraming examination maaring gawin ng ating mga doktor sa problemang yan about infertility, sa mapababae man kung ang babae man ang may problema or ang lalaki man ang may problema. Maraming examination ang pwedeng pagdaanan ng bawat couple. Medyo magastos ito. Nasa 250,000 pataas ang gastos nito, pero meron din mababa. Depende sa problema ng bawat couple. Kung ang problema ng bawat couple ay mas malala, mas malaki ang gastos. Pero kung mas magaan ang problema, pwedeng magawaan ng paraan sa pamamagitan ng pagkain, ng mga masusustansyang pagkain o mga pagkain na mga mayaman sa antioxidant, doon pwedeng bumaba ang gastos ng bawat couple sa pagpapagamot. Kaya ayon sa ating mga eksperto, para sa maraming mag-asawa na gustong magkaanak, malaking concern ang fertility. Siyempre, kung may problema sa fertility ang isa sa kanila, magiging mahirap ang pagkakaroon ng anak ayon sa ating mga eksperto. Ngunit alam nyo ba na mayroong simple at epektibong fertility diet para mabilis mabuntis ang isang babae? Ito ay tinatawag na fertility diet at isa itong safe at natural na paraan upang mabus ang fertility or tumaas ang similya ng bawat couple. Tulad ng ibang diet, mayroong mga nire-recommendang pagkain para mabuntis na or dapat kainin ang isang couple para maresolbahan ang infertility. Ito ay binubuo ng mga masustansyang pagkain na makakatulong para gawing malusog at malakas ang katawan ng bawat couple at para mas tumaas ang similya ng bawat couple. Unang-una na nga po ang kailangan ng mga taong kulang sa similya ay yung pagkaing mayaman sa iron. Dahil po ang iron ang nagbibigay oxygen sa ating katawan para tayo mas lumakas at para matulungan makaproduce ng mas maraming similya. At sunod nga po, nakakatulong para magproduce ng mas maraming similya ang pagkain ng omega-3 fatty acid, mahalagang omega-3 para i-balance ang immune hormonal at ang reproductive organ, ang mga ovary, ang ovules at ang tamod. Sunod nga po, nakakatulong ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa folic acid. Dahil ang folic acid ang nagpapabuti sa kalusugan ng similya ng lalaki o babae, nakakatulong ito para mapabuti ang ovulation ng isang babae. Sunod nga po, nakakatulong para dumagdag ang similya ng isang babae o lalaki ay ang pagkain din ng mga pagkaing mayaman sa antioxidant. Dahil tinutulungan ng antioxidant ang cells na protektahan ang kanilang sarili laban sa free radicals. At bilang karagdagan ng zinc, nagpapabuti sa pag-produce ng testosterone sa mga kalalakihan at ovulation sa mga kababaihan. At mga vitamin A, vitamin C at vitamin E, selenium, zinc at manganese. Na nakakatulong para mas mag-produce ng maraming similya ang isang babae at isang lalaki. Unang-una na nga po, nakukuha ito sa mani or mga nuts. Lahat ng klase ng nuts na nakikita natin ay yan po ay sagana sa antioxidant na kailangan ng ating katawan para mag-produce ng mas maraming similya. Mayaman din sa antioxidant ang ubas or kahit yung pasas na pinatuyong ubas. Ang bilog na ubas ay likas na mayaman sa antioxidant, lalo na yung masyadong mapula or maitim. Ang flavonoids at polyphenols na makikita sa balat nito ay mga uri ng antioxidants.
Sunod po yung strawberry, ay ito rin po ay mayaman sa antioxidant na kailangan ng ating katawan para mag-produce ng mas maraming similya. Dahil po ang isang tasa nito maaring makakuha tayo ng 6,000% na antioxidant vitamins. At sunod din po, ang kamote ay mayaman din sa antioxidant, beta-carotene na isang uri ng pro-vitamin A na natural na antioxidant na nakakatulong sa ating kalusugan. At ito rin po ay may vitamin C, vitamin B6, minerals, at potassium at fibers. At ang berries din po ay mayaman sa antioxidant at iba pang uri ng berries gaya ng blueberry, raspberry, cranberry, blackberry. Likas din po sa mayaman sa antioxidant. Ang anthocyanin na taglay na maliit na prutas na ito ay malakas din po sa antioxidant. Sunod po, mayaman din sa antioxidant ang mangosteen. Ang prutas ng mangosteen ay siksik sa mahalagang antioxidant, lalo na po yung mapupulang balat nito. Kaya ayon sa ating mga eksperto, mas magandang ilaga yung balat ng mangosteen para mas makuha ang mas mayaman na antioxidant. Inumin natin at gawin nating tsaa. At mayaman din po sa antioxidant ang dark chocolate. Ayon sa ating mga eksperto, piliin lang natin yung mapait ang lasa, yung dark na ang kulay, yung maitim na ang kulay, dahil ito po ay mayaman sa antioxidant na kailangan ng bawat kopol para mas dumami ang similya. Ang carrots din ay mayaman sa antioxidant, beta-carotene, na nakatulong para labanan ang free radicals at para magkaroon tayo ng mas malinaw na mata, at na isa rin sa nakatulong para magkaroon tayo ng masiglang similya. At ang pagkain din ng iba't ibang uri ng beans, lalo na ang kidney beans, black beans or red beans, ay mayaman din po sa antioxidant na maaaring makatulong para mag-produce ng similya. Ang mapula at matamis na mansanas ay kilala din na mayaman sa vitamin C at mataas din sa antioxidant. At nakakatulong din po ang mga berding gulay na nagpapadami rin po ito ng similya, kagaya ng malunggay, ng litus, ng asparagus, mga beans, lahat po ng klaseng gulay na berding gulay ay nakakatulong po ito para mas dumami ang similya ng tao. At maging ang isda, nakakatulong din po ito. Pagkain ng citrus, pagkain ng mga mababitamin C, ng mga prutas, at yung ugat ng ginseng. Ayan lamang po mga kadahon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget, subscribe Herb7 channel, like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo.